Magandang gabi po at ng mga Pilipino ngayon, sa ating mga Pilipino, papasalamat dahil binigyan ko oras at pagkataon para marinig ang mga damdamin. Ito po ay walang nagtuto sa amin. Kami po mga artista, tulong-tulong, nagbuklod-buklod kasi gusto namin mailabas kung ano po yung nararamdaman namin ngayon. Ako po ang tatanungin. Hindi ko mapaliwanag at hindi ko rin po alam kung paano ako magsisimula dahil rin galit ko na nararamdaman ko. Hindi po dahil sa nawalan lang kami ng trabaho, hindi ganun kababaw yun. Matagal ko ng pinaghandaan po yan. Kasi po, alam ko, pag-aartista ay hindi pang habang buhay. Maaaring ngayon, puso ka, sikat ka, pero walahat yan, wala pong kasiguraduhan. Kaya lahat po yun. May pinagdadaanan ng buong mundo dahil po sa COVID-19, alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, na-proud po ako. Kasi sabi ko, hindi ko akalain na mapaghahandaan ko ang mga ganitong sige ko, tama ko. Yun, pangarap ko lang po dati yun. Sabi ko, hindi ko, ano, basta pangarap ko lang makapagpundar ako para sa pamilya, para mabuo ko sila. Kasi bata pala po ako, nabigyan ko ng oportunidad para magtrabaho sa ABS-CBN. Dahil po doon, natupad po ang aking pangarap. Nagsumikap ako, halos hindi ako matulog. Kasi yun po ang araw-araw na dinadasal ko sa Diyos. Kahit huwag yung kanyo lang po ako ng oportunidad na makapagtrabaho regular. At binigay po sa akin ng Diyos yun. Kaya nung dire-diretso yung trabaho na binibigay sa akin, hindi po ako nagreklamo. Kahit dumating niya sa pagkakataon, na galing sa timba, sasalukin ko ng tabo at ibubuhos ko sa sarili ko, umiiyak ako sa pagkatapos ko ako ng 4 a.m. May trabaho pa po ako sa susunod ng 7 a.m. Halos ligo lang po ang pahinga ko. Kaya umabot ako sa pagkataon na naliligo ko, umiiyak ako. Pero ang sabi ko, dahil doon, lahat po yun sinuportahan ng ABS-CBN. Wala po akong talento. Ang liit ko, ang pangit ko, ang itim ko, bulol ako, at marunong mag-English. Wala akong kapasidad o wala akong katangian para maging artista. Pero hindi po yun ang tinignan ng ABS-CBN. Ang tinignan nila, kapasidad mo para magtrabaho at ipakita ang talento mo. Kaya kung sabi ko, kung sipag at sipag lang, yan ang panlalaban ko. Determinasyon lang, yan ang panlalaban ko. Kung pangarap lang, yan ang panlalaban ko. At hindi po ako nagkamali. Kung pinagsumikapan ko lahat, lahat ng trabaho, lahat ng oportunidad, ginawa ko po. Sabi ko noon. Nung natupad ko na ang pangarap ko, saka pagpatayo na po ako ng bahay, para pangarap ko, pagsama-sama ko ng mga ako. Sabi ko yung sarili ko, yun ba matatapos ko? Ano po yung pangarap ko? Naibigay na sa akin ng Diyos yun. Ano yung ibabalik ko? Naibigay ko sa akin. Sabi ko, sarili ko. Ang turo sa akin ng lola ko, dapat marunong kang tumanaw na ako. Alam ko po, na kung ano man ang narating ko sa buhay ko, kahit utang na loob ko sa lahat ng mga taong sumuporta at nanood po sa amin. Lahat po ng mga taong umahanga sa amin. At dahil po sa tulong ng ABS-CBN, alam niyo po, minsan hindi kami pinilit. Minsan wala sa amin sinabi na parang, pumunta ka doon. Wala sa amin sinabi. Lagi lang pinapaalala po sa amin ng mga boss po namin, itong lahat ng ginagawa natin, ang kapalit nito, ay serbisyo para sa bayan. Kaya kung mapapansin nyo po, ano po ginagawa namin? Gumagawa man ko ng teleserye, kasabay po nun ay gumagawa ko ng pelikula commercial. Kung magkakaroon po kami ng pagkakataon, kaming mga artista, nagpupunta pa po kami sa mga probinsya. Bakit po? Para makapagbigay ng konting kaligayahan sa mga tao. Para makapagbigay po ng kahit konting tulong sa mga tao. Kaya nagkakaroon po kami ng parang charity. At yun po'y bukal po sa kasi yun po'y paulit-ulit nilalagay sa utak na sa amin. Paulit-ulit na nilalagay po sa amin na kinakailangan natin tumbasan ng serbisyo ang lahat ng ibinibigay sa amin. Ang probinsyano po ay halos 5 taon na po. Kasi ngayon pong May, halos 5 taon na po kami nag-taping. Ilang pagkakataon na po na sumusuko ako. Sinabi ko po, hindi ko na po kaya, pagod na po ako, halos araw-araw po. Ano po ang sinasabi sa ko, hindi na para sa atin itong ginagawa natin. Ginagawa natin to para pagserbisyuan ng ating bayan. Dahil ikaw ang nagiging magandang ehemplo para sa mga kabataan ngayon. Ikaw ang nagpapakita ng tunay na buhay sa nangyayari sa bawat Pilipino ngayon. Ikaw ang kanilang inspirasyon. Ang mga taong nasa abroad na nalulungkot, na nakakapanood ng lahat ng ating teleserye, nakakapanood ng Showtime, ng ASAP, yun ang ating serbisyo, yun ang ating trabaho. Kung kumpanya po namin sa aking buhay,
kung ang kumpanya po namin ay may ginawang kawalangyaan, kasalbahiyan, at may inapin tao, alam niyo po, hindi ko lulunin anuman ang ipagagawa sa akin. Ako ang kauna-unahang tatanggi at makikipaglaban. Hindi po kami nagsasalita dahil hindi, tatrabaho ko siya sa ABS-CBN. Hindi doon. Tapos na po kami doon. Lagpas-lagpas na po kami doon. Hindi na po ang pangsarili namin ang iniisip namin. Ang iniisip na po namin ay ang kapwa namin. Paano namin maipabalik ang lahat ng blessing na ginigitan? Kasi sa totoo lang po, kung ako makasarili, kung kami lahat ng mga artista sa kalita dito ay makasarili, hindi po namin ito gagawin. Kasi bakit po? Pwede namin isipin na, eh paano baka masira ang karir namin? Paano hindi na kami magustuhan ng mga tao? Ba't kami lalaban? Diba? Bakit kami lalaban sa mga taong tumutuligsa sa amin ngayon? Pero kung hindi po namin gagawin to at hindi maririnig ng mga tao ang nasa dibdib namin, ang mga hinaing namin, ang mga nasa isip namin, sino po ang gagawa? Lahat kami matatakot? Anong gagawin namin ngayon sa bahay namin? Magti-TikTok? Para mapaligaya po kayo? Tanong ko lang po, pasensya na po kayo. Ngayon lang po kasi kami, tagal na rin po natin kasi napahinga. Ngayon kami nabigyan ng pagkakataon para magsalita. Mula na pasara po ang ABS-CBN. Kinikimkim po namin yung galit namin dito sa adibid natin. Anong klaseng justisya o anong klaseng mga tao ang gumawa nito? Yung po ang tinatanong ko. Kasi kaming mga artista, maaaring lahat ng panglalaay kinabot na po namin. Diba? Tama po yung sinabi ni Kim. Maliit kami, kasi hindi naman kami nakapag-aral, at isa lang kami, hindi naman kami nakapag-aral. Lahat ng panglalaay, okay lang po yan. Wala namang problema. Hindi po yan. Ang sinasabi ko lang po, nung nagkaroon ng COVID-19, alam niyo po, ang ABS-CBN ang isa sa mga nanguna para tumulong sa ating bansa. Kaming mga artista, walang nagsabi sa amin, walang nagpilit. Kahit maging buhay na namin ng kapalit. Kung manonood kayo sa lahat ng mga artista na sa labas, may mga artista na kumikilos kahit hindi nyo nakikita sa TV o sa social media. Bakit? Kasi po, ito na yung pagkakataon namin para naman kami ang tumulong. Kasi po, yung mga hindi nagagawa na po ba, kami na po ang gagawa. Kasi nakakahiya naman po sa inyo. At nakakatakot lang po, sarili ko yung sinarayin ko dito. Kaya ba kasama nyo na eh? Yung nangyari, ano ba po bang nagawa namin na eh? Ano bang nagawa ng mali ng kumpanya ko? Kasi yun ang tinatanong lagi ng mga tao. Hindi ako umayibig ako sa mga sarili ko noon. Hindi ko ito papasukin. Kasi alam ko masasaktan lang sila at hindi yan ang buhay ko. Basta ang alam ko, tatrabaho lang ko. At yung trabaho sa akin, ang tawag sa akin, artista. Pero ang tingin ko sa ginagawa ko, trabaho lang. Napilitan ko ako mag-post sa mga IG ko. Bakit? Saan ako ganit na galit ko? Anong klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nauna nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kesa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Kami po ang ABS-CBN. Kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po ay binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran back every month. Napakalaki ng naitutulong namin. Bukod sa binabayad namin tax, may serbisyo kaming ibinibigay sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFW. Dumating yung pagkakataon na ito na kami ang naisip yung tanggalin. Na sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo. Sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapakajologs na po ako. Bakit po? Kasi ang mga tao ngayon, lahat ng mga taong nalimira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan, kausapin, na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili niyong lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit. Sobra po ako. Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa? Dito pa yung pogo. Diba ang pinaglalaban nyo? Kung kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, tapos yung mga tao, walang tuwa kayo, na nawalan ng trabaho, 11,000 tao.
O ngayon, kaming 11,000 na tao, anong mangyayari sa amin ngayon? Ngayon, kaming mga artista, paano namin tutulungan ng ilang pamilya tinutulungan namin at binubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Anong sabi niya? Oh, kumila kayo, Dole. Diba? Okay, mag-alala. Bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh, kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masupplyan eh. Pati kami makikidagdag. Ano pong gagawin namin ngayon? Ang hirap eh, ang hirap. Nag-iisipan ko, saan ko ito dadalhin? Sa mahinahon na pakiusapan? Tingin nyo, pag kinausap ko kayo ng mahinahon, ayok? No, maaawa kayo sa amin? Saan ko dadalhin ng, saan ko po dadalhin itong ano? Ano pong, pipigilan ko pa? Ang nararamdaman. Lahat naman tayo, wala kasiguraduhan kung makakalagpas sa COVID-19 na ito. Sabi ko nga po eh, bago pa matapos to, ang pinaka-importante, masabi ko kung ano totoo ko nararamdaman sa inyo. Alam niyo po, pasensya na po kayo. Sorry po, sorry po. Talaga na... Sobra po ang galit. Alam ko, hindi lang po ako, marami sa mga kasamahan ko, marami sa mga kasamahan ko sa industriya, pero kung hindi po ako maglalakas ng loob, pagpapaka-neutral ako, at pagpapaka-diplomasya ako, sa tingin ko, hindi ito ang tamang ano, pamamaraan para kausapin kayo. At least sa lahat sa amin, ako, bahala na kung ano nararamdaman ko. Ako po si Coco Martin at maraming salamat po sa inyo.